Ito, kaugnay pa rin sa bangayan ni na Mayor Inday Sara at Speaker Pantaleon Alvarez. Imbis na humupa, ay lalo lang umano itong uminit. Bakit? Alamin natin yan sa Facts and Figures Report ni Eva Ahero. Sa gitna ng umiinit na bangayan sa pagitan ni na Davao City Mayor Inday Sara Duterte at ni House Speaker Pantaleon Alvarez, nanatiling nananahimik ang ilan sa mga kongresista at taga-suporta ng dalawang partido. Kasunod nito, hinikayat ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte ang mga kongresista na magsalita na laban kay House Speaker Alvarez sa umano'y hindi mabuting ginagawa nito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Lalo na anya sa pagmamalabis nito sa kanyang kapangyarihan bilang Speaker of the House. Ito ang matinding pahayag ni Mayor Inday matapos ang sunod-sunod na pagbatikos ng opisyal sa kanyang social media account. Sinabi pa ng alkalde na mas mapapabuti pa ang bansa kung hindi si Alvarez ang magiging House Speaker at mas magiging malakas na leader naman si Pangulong Rodrigo Duterte kung hindi niya kasama sa pamamalakad ng bansa ang nasabing opisyal. Marami na umano ang hindi nasasayahan sa kanyang pamamahala sa Kongreso. Samantala, may inaabangan namang malaking pasabog ang presidential daughter hinggil sa umano'y dalawang tao na tinawagan ni Alvarez, kung saan ang isa nga rito ay si Special Assistant to the President Christopher Bongo. Hindi naman ito nagbigay pa ng karagdagang detalye, ngunit sinabi na abangan ang revelasyon nito laban sa House Speaker. Dumistansya naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa bangayan ng kanyang anak at ni House Speaker Pantaleon Alvarez. Sa isang panayam, walang nasabi si Pangulong Duterte para matigil na ang palitan ng maanghang na salita ni Inday Sara at ni Alvarez. Sa halip ay sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na pareho namang abogado sina Mayor Sara at Speaker Alvarez at hahayaan na lamang niya ang mga ito na lutasin ang hindi pagkakaunawaan. Ayon kay Pangulong Duterte, noon pa man ay sadyang gusto na ng kanyang anak na bumuo ng grupo sa Davao. Kami may hugpong kami. Hugpong is group. Hugpong sa Davao. Hugpong is actually Visayan word for grouping. Si Inday, local lang man ang dimensions niyan. Wala, ano lang yan, yung intriga. Inihayag pa ng Pangulo na iniintriga lamang ito ngayon ng media at idinidikit sa hinalang plano umano ng anak na tumakbo sa mas mataas na posisyon o mismong pagiging presidente. As a matter of fact, si Inday Sara, right after the elections, July 1, nag-resign. Kaya napakiusapan ko lang. But talking of dynasty, ako hindi naman ako makatakbo. Pag si Inday ayaw niyang tumakbo, then that will be the end of the Duterte's in Davao. Para sa DZRH Facts and Figures, Eva Ahero, naglilingkod sa pambabalik. Para updated ka sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment, at iring ang bell para araw-araw updated ka.